Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Pisces. Your children are the greatest gift of all. They teach you more than you teach them. Totoo, di ba? At saka yung mga lessons no, na pick up natin during sa mga experiences natin or encounter natin with the children, hindi natin yun natututunan sa school, no? At hindi natin yun natututunan sa ibang mga tao, but doon lang talaga yan natututunan through your children, no? Don't listen to others as the messages you're receiving are correct. Ayan, so huwag ninyong pagdudahan ano, ang mga intuitive messages na napipick up ninyo because that is more reliable because that is coming from the divine, okay? So instead na makinig kayo doon sa mga marisol sa paligid ninyo, mas maiging magtiwala kayo doon sa mga intuitive messages na napipick up ninyo because that is coming from the divine. So, what else for Pisces? We have believe in miracles. Ayan. When you do believe in miracles, no, mapapansin ninyo na talagang merong mga miracles na mag-unfold sa buhay ninyo. No? Kasi nga, di ba, kung anong pinaniniwalaan natin, kung ano yung nasa isip natin, ano yung nararamdaman natin, that is what's coming to fruition. That is what's realizing no sa buhay natin. Kaya may mga miracles na maaari mag-unfold dito sa buhay ninyo. Kaya din naman na iniimbitahan din kayo na magtiwala kayo sa mga miracles, okay? Para pagdating ng mga miracles na to, pag nag-unfold dito sa buhay ninyo, you'd be able to recognize that. Na yes, that is a blessing for you. That is a miraculous moment para sa inyo. Don't let life pass you by, be among it and live. Ayan. So dapat tayo maging present dito sa ngayon, no? Wag na natin munang papansinin kung ano ang tapos na, kung ano ang nakaraan na, because that's already behind us, or kung ano man yung mga plano, pinaplano natin sa future. Kasi hindi rin natin alam, 'di ba, what's coming towards us, no? Sa future, bukas, sa makalawa, we don't know exactly what is coming towards us. Kaya, mas magandang mag-focus na lang tayo sa kung ano ang nandito sa ngayon. I-embrace natin ang mga nangyayari sa buhay natin sa ngayon. Because, ito yung nangyayari ngayon. Ito yung dapat na in-experience at in-embrace natin. At sinisavor natin na mga pangyayari, hindi ba? So, we have music. There is a melody to be heard in the deepest part of the woods if we only listen. And so, parang mayroong divine guidance dito, no? Na binibigay sa inyo ang divine universe. Maaaring kailangan lang ninyo dito na mag-solitude. Kailangan ninyo na mapag-isa muna. Distansya muna tayo sa mga distractions. Distansya muna tayo sa mga kung ano-ano mga ginagawa natin for few minutes lang siguro. That's what you need para ma-access ninyo kung ano man ang gustong sabihin sa inyo ng inyong intuition. Or maybe your soul wants to speak to you. So, all you need to do is to relax your body. I-rest muna ninyo ang inyong katawan, no? So that makapagpahinga din ang inyong isipan. And with that, you know, when your mind is quiet, you'd be able to allow your soul to speak, no? What else? We have joy. Spread seeds of joy like a wildflower and no doubt, you will revel in the result. Ayan. So, siguro, no, kailangan din ninyo dito na mag-enjoy, no? Mag-enjoy naman kayo sa mga nagaganap sa buhay ninyo or around you, no? Kasi, 'di ba, yung mga nangyayari sa ngayon, ano man ang mga bagay na nag-unfold sa buhay ninyo sa ngayon, if you're not going to take advantage of that, if you are not going to pay attention to that, you never know kung mangyayari pa uli yan sa ibang araw, sa ibang panahon, di ba? Kasi hindi na naulit eh, di ba? Exactly as it unfolds.
hindi, kung ano man yung mga nag-unfold sa buhay ninyo ngayon, it might not happen again exactly as it's happening right now. Kaya nga dapat focus tayo doon sa kung ano ang meron tayo ngayon. Dapat lagi nating binibigyan ng oras, panahon, atensyon kung ano yung mga nagaganap sa buhay natin sa ngayon. Diba? Para ma-enjoy natin, ma-witness natin, i-savor natin. Diba? So, tignan natin ano pa ang ganap. We have retreat, spoil yourself in the morning mist, breathe in nature's sweet scents. Ayan. So, talaga kailangan ninyo ngayon na magmuni-muni, magnilay-nilay, mag-spend kayo ng oras by yourself, no? So, it feels like to me na meron talaga mga mensahe na pinapadala sa inyo ang Divine Universe and the rest of your spirit team dito na kailangan ninyong ma-access, kailangan ninyong marinig, and if you are always busy, if you are always preoccupied, you won't be able to listen to that. Kaya, humihingi sa inyo ng retreat, humihingi sa inyo ng oras, no, ang Divine Universe para mapakinggan ninyo ito. Okay? Kasi that is your guide, no? We have dance. Allow yourself some fun each day just as the sun dances with the moon each night. Ayan. So, siguro yung joy at dance na to is linked to each other, no? So, maaaring meron ditong invitation sa inyo for a party, for a dance, yung ganon, baka sumba, maaaring ganon ang ganap dito, and take advantage of that, no? Iniimbitahan kayo dito na have fun, no? Take some time to have fun dahil kailangan din naman natin ng balance sa buhay. Sometimes, kailangan nating bigyan din ng oras, panahon, attention ng ating pagsa-self-care, and that's one of it, no? Yung pag-unwind na yan, pag-relax, you know, maaaring may invitation sa inyo dito sa isang sayawan, sa isang party. Diba? If you feel like going, naku, wag na kayong magdalawang isip, pumunta na talaga kayo at mag-enjoy. We have angel number 1331. Napakaganda. There is good fortune na bumabalot sa inyo sa ngayon. Ano? Merong major change na maaaring mangyayari sa iba't ibang parte ng buhay ninyo sa ngayon. There could be a sage advice then na dadating sa inyo sa ngayon. Sabi dito, have faith in your skills and talents as they are a tool that can provide you with a bright future. A piece of good advice, a moment of enlightenment, or a comforting message is on the way. Ayan na nga. Everything will work out in your favor. So, napakaganda, no? Napaka-promising. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.